Hello guys, solo Libra. Welcome dito sa akin channel Libra. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Libra friends natin na nanonood. Weekly tarot reading to guys, so pwede kang makaresonate, gamitin mo ang iyong intuition. Okay. Gusto pang lumabas na ito. Okay, Libra. Ang dami mong baraha dyan, no? So, nakikita ko, sir, dito pwedeng makaresonate ka sa message ng Aquarius. Kasi meron ditong surrender din, eh. Okay. So, dito sa barahang ito, hindi ka daw dapat nag-aalala, Libra. Kasi kailangan mo daw na i-surrender ang lahat sa buhay mo, mapa-physical, mental, emotional, financial, personal. And dito daw sinasabi na huwag kang masyadong mag-alala kasi hindi naman magbabago yung outcome. Walang pagbabago kung mag-aalala ka, mas lalo ka lang may stress. Okay? Dito sa barahang ito, may mga Libra dito na posibleng may mga endings and new beginnings. So, pwedeng it's an alpha-omega situation. May mga relationship, may mga issues, may mga financial problems na posibleng matapos na, and may mga new beginnings, okay? Dito sa barahang ito, sinasabi ng barahan na maging thankful, maging grateful tayo sa lahat ng biyaya na pwedeng ibigay sa atin ng universe, okay? So, kung makikita mo dito, sinasabi ng barahan na be grateful, be thankful sa lahat ng mga posibilidad or sa mga pangyayari sa buhay natin, okay? And yung self-esteem dito, sinasabi ng barahan na maging confident ka sa kung ano man ito na pinagdadaanan mo sa ngayon. Kasi hindi naman, like for example, minsan, di ba, parang sinusubok lang tayo ng tadhana, ng pagkakataon, and still kailangan mo pa rin magpakatatag. Still kailangan mo pa rin na ilaban kung ano yung be confident, di ba? Parang ganun. And be grateful kasi hindi lang naman ikaw yung nagkakaroon ng mga issues ngayon. So, make sure na huwag nating alalahanin, parang ganyan sinasabi, huwag nating kontrolin yung situation. Ano man ang magtapos dito, may death kasi, ano man yung magtatapos, ano man yung magsisimula, let go of control. Hayaan na natin kung ano yung ibigay sa atin ng universe. Ang kaya mo lang na kontrolin is yung iyong emotion. Okay, first card natin dito is 8 of Pentacles. Ang galing. Okay guys, etong Alpha Omega na to, it's either etong trabahong ito na posibleng, for example, Libra, may trabaho ka tapos ililipat ka sa ibang branches or pwedeng tataas yung position mo sa trabaho pero kailangan mong lumipat. Parang ganun. So, posibleng sa linggong ito, makakatanggap ka ng recognition, salary increase, promotion, awards, rewards, or any bonuses, payouts, parang ganon. Dahil sa naging maayos yung trabaho mo, or naging focus ka sa ginagawa mo. Parang ganon. So, kung makikita mo dito, sobra kang masaya. Sobrang masaya, sobrang motivated, sobrang passionate yung mga Libra dito. So, kung ano man itong victory, success, or positive news, positive happenings, events sa buhay mo, sobra kang magiging proud sa sarili mo. Okay, wow. So, nakikita ko sir dito, malaking halagang pera ang posibleng pumasok sa buhay mo or pwedeng tataas nga yung sweldo mo, mahahawakan mo yung pera, magkakaroon ng balanse, so empowerment siya, so yun, may promotion, salary increase, or managerial position, or pwedeng maganda yung status na to sa trabaho. Okay? So, yun yung posibleng good news para sa new beginnings na matatanggap mo sa linggong ito. Two of Wands, nakikita natin dito na maraming choices, options, decision
na posibleng kailangan mong pag-isipan. So, mag-iingat ka doon sa mga taong nagbibigay ng mga advices sa buhay mo, sa'yo, sa sarili mo. Kasi kung makikita mo, meron ka ditong pinagpipilian eh. It's either pinagpipilian mo magtrabaho sa ibang bansa or sa Pilipinas or sa isang company or sa other company. Or pinagpipilian mo kung ano yung tatanggapin mong offer. And higher funds, sinasabi ng barahan na ingat tayo sa mga taong nagbibigay advices sa atin dahil posibleng hindi naman nila nararamdaman kung anong nararamdaman mo. Three of Pentacles, may iba sa inyo ditong posibleng nagbabalak na magnegosyo, nagbabalak na mag-aral, nagbabalak kayo na, diba? Nagbabalak kayo ng pagbabago. Like for example, isa kang businesswoman, businessman, self-employed, freelancer, bigla kang nakapag-isip na mag-apply bilang empleyado. O isa ka namang empleyado, tapos bigla kang nakapag-isip na, bakit kaya hindi ako maging businessman or businesswoman? Parang ganon. So, yun. Dito sa Death Card and Three of Swords, nakikita ko sir dito na huwag tayong masyadong maging emosyonal sa mga decision-making natin. Kasi, may empowerment dito. So, sinasabi sa'yo ng Emperor card na empowered ka sa lahat. Pwede mong magawa kung ano man ang gugustuhin mo. But make sure na huwag tayong maging emotional sa mga decision making natin. Okay? Dapat yung decision mo daw is free ka. Yung may freedom ka mag-desisyon. Or alam mo yung pagde-decide na wala kang concern na magagalit si ganito ganyan, magagalit si ganyan. So dito sa barahang ito, kasi may heartache dito eh. Sinasabi ng baraha sa iyo dito na wag kang gagawa ng isang desisyon na yung attachment mo is negative. Like for example, hindi ka makakapag-decide na lumipat sa ibang trabaho kasi baka magalit yung boss mo, or yung current boss mo, or yung asawa mo, girlfriend, boyfriend, kung sino man. So, make sure daw na kung gagawa tayo ng decision making, yung pagkukusa mo to. And eto yung Queen of Wands. Sinasabi ng baraha sa'yo na kailangan mo daw na i-aim yung freedom. Kailangan mo daw na bigyan ang sarili mo ng kalayaan sa lahat ng decision making, Libra, na gagawin mo simula sa ngayon. Okay? Kasi ang hindi maganda to eh. Ito lang na hindi maganda. Double card yung death card. So, ibig sabihin, may new beginnings and may endings. And meron dito na parang temptation to eh. Nahihirapan ka na tanggapin na may nagtapos and may magsisimula. Parang ganun. So, yun lang yung medyo negative dito. Okay guys, so thank you for watching. Bye!